Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Father Rene Cabag dyan sa Cameroon. Si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me, si Bombo Everly Rico. Nais po naming malaman, paano po ba may hahambing yung Holy Week commemoration dito sa Pilipinas kumpara dyan naman sa bansang Cameroon? Okay. So, na-assign ako sa Cameroon for 9 years, almost 9 years. Medyo masyadong devotional tayo dito sa ating sa Pilipinas, wherein compare naman sa Cameroon, particularly sa diocese kung saan ako nagtatrabaho before. Sa ngayon, yung mga araw na ito, Palm Sunday, merong celebration, pero ngayong Monday, Tuesday, Wednesday, wala pa masyadong mga movements. Pero kaya rin sa Pilipinas, may mga tao na rin kumakatok sa simbahan para magpamisa, meron mga mag-confession, at meron mga ginagawa. Pero when it comes pagdating sa Holy, sa Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, masasabi ko na very intense din ang participation ng mga tao, at it is very much culturally adjusted, no? Yung integrated ang mga ritual na ginagawa. But at the same, kung tingnan naman natin sa global perspective or universal perspective, pareho pa rin ang kanyang direction bilang isang simbahang Katolika. For everybody's idea, no? Para magkaroon ng idea, gaano po ba karami yung mga Pilipino dyan sa Cameroon, at nadadala ba pagka yung mga kultura dito sa Pilipinas? Alam naman natin na napakatindi ng debosyon ng karamihan, at may mga kulturang kaakibat po ito. Dyan sa Cameroon, nadadala ba ng mga Pilipino yung kanilang mga seremonyang ginagawa po dito sa ating bansa? I think napakaiba po ang konteksto ng Africa, or particularly sa Cameroon. Dahil base sa aking observasyon, hindi naman talaga maraming Pilipino. No? Hindi maraming Pilipino akong na-met sa Cameroon. Dahil usually yung mga nasalamuha ko mga Filipinos working in Cameroon ay sila ay nagtatrabaho sa mga malalaking companies, no? Example, finance controller, which is hindi naman marami talaga ang Pilipino, meron lang isa or dalawa, mga engineers, at yung mga technicians ng information technology. Pero hindi ko nga mabilang ko lang sa daliri ko yung mga Pilipino sa akin na medyo, kaya masabi ko na yung ating religious practices hindi masyadong nakikita o hindi natin napahayag, lalo-lalo na sa konteksto ng Cameroon dahil napakakunting mga Pilipino. The usual tendency, ang normal na magawa ay tayo mismo ang nag-a-adjust sa kanila kung ano ang kanilang mga ginagawa, lalo-lalo na sa mahal na araw, Semana Santa. Mm-mm. Ang akin pong katandem dito ngayon, si Bombo Everly Rico, mayroon din pong mga katanungan na is malaman tungkol po dyan sa bansang Cameroon. Bombo Ever? Okay. Father, kapag ganito po na panahon po ng Semana Santa dyan sa Cameroon, meron din po bang idinedeklara na holiday? Okay po. Ang Semana Santa ay kinoconsider din na holiday sa Cameroon, lalo na sa pag-umpisa sa Thursday, Friday, Saturday. At walang pasok, at malaki ang respeto nila sa araw na yon dahil 40% ng population ng Cameroon are Catholic, no? Catholic Christians, while the rest meron namang mga Protestant, tapos meron ding mga Muslims, especially in the northern part of Cameroon that is closer to Chad and Central Africa. So, nabigyan nila ng halaga ang mga kapistahan na mga religious feast day ng mga Muslim, ng mga Protestant, at lalo-lalo na ang mga Katoliko, dahil as of now, ang administration, lalo na ang presidente, ay isang ex-seminarian, no? Na siya din mismo ay practitioner as a Catholic.
Okay. Father Yamang, kayo po ay 9 taon na po pala dyan sa Cameroon. Ano po yung mga hindi nyo po makakalimutan na kaganapan po ng Holy Week dyan po sa bansang kinaroroonan po ninyo, Father? Meron akong something very touching na hindi natin ginagawa dito sa Pilipinas, especially yung pag naipako na si Jesus sa krus, tapos magkaroon tayo ng vigil, no? Sa Friday. Napakaganda ang it's really cultural, but at the same time I find it very psychologically, emotionally healing on the part of the family who are mourning, dahil nakita ko doon sa Cameroon, di ba, ang tayo mga Kristiyano may nakasulat sa Ebanghelyo ang buhay, ang mga magagandang ginawa ni Jesus, nasa 4 na Ebanghelyo sa Biblia. Pero sa Cameroon, lalo-lalo na yung mga tribo sa sentro na tinatawag sila na mga Iton tribe, and they are speaking Iwondo language, yung kanilang lingwahe. Haba sa pagkakataon na si Jesus ay patay, babigyan ng pagkakataon ang iba't ibang organisasyon, grupo ng community at organisasyon ng simbahan upang hayaan ang kanilang mga leader na magsalita at maipahayag kung ano ang magagandang karanasan nila tungkol sa taong namatay. So in that way, it is really an experience of healing, gaya ng it is being contextualized, dahil sa Cameroon, kapag may isang taong namatay, ang mga kaibigan ay pupunta at sa buong mga 2 o 3 araw na siya ay nakaburol, ang lahat ng pupunta ay magbigay ng testimony kung paano nahipo ang kanilang puso o nagkaroon sila ng magandang karanasan sa taong iyan. Kahit siya ay wala ng buhay, pero siya ay nakagawa ng kabutihan sa akin. At it is the same ritual that is being presented in the church, especially after Jesus being crucified sa Friday at patay ang Panginoon. Sa buong hapon hanggang gabi, maraming tao ang magbigay ng kanilang testimony kung paano ang Diyos gumalaw sa buhay nila. And I find it very, very interesting and very uniting sa community. At psychologically sa mga pamilya o mga naiwan, ito po ay nagbibigay talaga ng support at nagbibigay din ng healing experience sa mga tao na nagkaroon ng karanasan ng pagluluksa. Okay, with that, maraming salamat po, Father Rene Cabag, mula dyan sa Cameroon, ang mga binahagi po ninyo.